Isa na ito marahil sa pinakatanyag at pinakanatatanging likhang sining sa buong Pilipinas. Ang higanteng painting na matatagpuan sa pambansang museo na may sukat na 4x7 meters. Nagwagi ng gold medal sa Exposición de Bellas Artes sa Madrid taong 1884. Ang tinaguriang The Greatest Work of the Greatest Filipino Artist of the 19th Century. Ang Spoliarium. Likha ng revolusyonaryo at pintor na si Juan Luna. Mga natalo lang naman niya, sila Antonio de Green, siya lang naman yung instructor ni Pablo Picasso, at yung isa pang Spanish painter na si Jose Moreno Cabonero. So talagang isang napakalaking honor para sa Pilipinas ang manalo ang isang Indio laban sa mga Kastila at Europeyong sumali sa Patimpala. Ang Spoliarium, isa lang sa tinatayang 400 likha ng dakilang Pilipinong pintor. Pero alam nyo ba na meron pa raw isang painting si Juan Luna na sinasabing hinigitan pa ang Spoliarium pagdating sa pagkilalang natanggap? Nanalo noon ding 1800 sa art competition sa Paris, na noon siyang itinuturing na parang Olympics ng visual arts. Pero ang obrang yun ni Juan Luna, mahigit 100 taon nang hindi nakikita o nawawala. June 9, narito po tayo sa Ayala Museum. Meron tayong malalaman after more than 100 years na ngayon lang nila sasabihin. Makalipas kasi ang mahigit 100 taon, ang sinasabing long-lost painting ng dakilang Pilipinong pintor na halos kasing tanda ng ating kasarinlan o kalayaan, natagpuan na at naibalik pa sa Pilipinas sabay ng 125th celebration ng Philippine Independence Day. It's a painting that I thought was either lost or destroyed during the war. Kasi maraming painting si Luna ang nasira nung gera. Tapos biglang makikita mo ito na. Anong obra maestra ito? Paano ba ito nawala at nabawi? Ano ang ikukwento nito sa kasaysayan ng ating lahi? Ano ang nangyari sa nawawalang obra maestra ni Juan Luna? Ipinanganak si Juan Luna taong 1857 sa bahay na ito sa Badok, Ilocos Norte, na isa na rin ngayong museum. Sa kasaysayan, dalawang bayani ang galing sa angkan ng mga Luna. Ang Army General na namuno ng hukbo noong panahon ng mga Kastila, pati na ng mga Amerikano dito sa Pilipinas, na si Antonio Luna. At ang mas nakatatandang si Juan na isa namang pintor. Sa labas ng bahay, nakatindig ang kanilang mga rebulto. Si Antonio may hawak na espada, si Juan naman paintbrush. Welcome po sa museo ni Juan at Antonio Luna. Mga lumang gamit ni Juan Luna ang nasa unang palapag. Ang uniforme na to ay nadisenyo ni Luna ayon na rin sa kahilingan ng kanyang kapatid na General Antonio Luna. Habang gamit naman ni Antonio ang nasa second floor, narito rin ang nasa 20 obra ng dakilang Pilipinong pintor. Pero replika na lang daw ang mga ito. Gaya ng Pacto de Sangre o Blood Compact na iginuhit taong 1886. Ang original nito, nasa Malacanang. Ginawa niyang modelo dito sa pinta si Dr. Jose Rizal. Si Luna perfectionist. Ayaw niya ng malikot. He will take a picture first and then yung picture yung gagamitin niya para maganda yung canvas na lalabas. Ilocano si Juan Luna, no? So ang mga Ilocano, kilala yan sa pagiging matipid. Kaya lahat ng mga bisita niyang mga Pilipino, nitake niya yun as opportunity para gawin silang model sa canvases. At ang The Parisian Life na nilikha naman ni Juan Luna taong 1892. May nilihim palang mensahe si Juan Luna po rito. Ito po yung mapa po natin ng Pilipinas, pero babalik ta rin ko po siya. So ihahambing natin ngayon
sa babaeng nakaupo sa sopa. Ang tatlong lalaki na nandito sa may kanang bahagi ng pinta, mga Pilipino ilustrados pa lamang ito. Mga bayanin natin, si Dr. Jose Rizal, si Juan Luna, at saka si Dr. Ariston Bautista Lin, na parang pinag-usapan ang kalagayan ng Pilipinas na kung saan ang Pilipinas ay inaabuso during that time. Sobrang mahal po ang isang Luna na pinta. Original kasing masterpiece ni Luna, kung hindi nasa mga pribadong kolektor, nasa kustudiya na ng gobyerno. Ang spoliarium, nasa National Museum. Ang The Parisian Life, 2002 nung nabili ng GSIS. At ang Blood Compact nga na nasa Malacanang na. Ang isa pang panyag niyang obra, ang The Death of Cleopatra, nasa ibang bansa, pagmamay-ari ng Spanish government. Nanalo rin ito sa isang international competition. Ang tanging hawak na lang ng mga Luna ngayon, ang dalawa sa mga nauna niyang mga obra. Itong dalawang painting ito, ginawa ni Luna during the time na parang scratch paper ito. Yung wood na ito, yung takip ng kaha ng tabako. Early 1900s, nasa possession na ng family namin ito. Sa mga obra ni Juan Luna, may isang tila sa mga kwento na lang nabubuhay. Wala kasing may alam kung saan ito napunta. Ang natitirang pruweba na lang. Ang black and white na lithograph na ito, nakuha noon sa kanyang art studio sa Paris. Dito makikita sa kanyang kanan ang isang malaking painting ng isang Roman wedding. Ang obra na ito tinawag na Imen o Imene. Maaring ipinintaraw ito ni Juan Luna mula 1886 hanggang 1887 matapos silang ikasal ng kanyang asawa na si Paz Pardo de Tavera. Kung kitang-kitang dugot pawis ang inilaan sa mga painting ni Juan Luna, lalo na ang spoliarium, pati ang kanyang personal na buhay na pintahan din ng dugo. Setyembre 1892, ayon sa kasaysayan, nabaril at napatay ni Juan Luna ang kanyang misis na si Paz, pati ang kanyang biyanan na si Doña Juliana. At ang itinuturong dahilan, pagseselos, no? Crime of passion yung naging kaso kasi 6 months siyang nakulong sa France. At ang umugong noong haka-haka, isa ang painting na ito sa di umano mga ipinasunog ng mga Pardo de Tavera, ang pamilya ng kanyang misis. Gayunman, hindi kumbinsido ang ilang mga kolektor, lalo pat may mga nagsasabing pirmi itong bit-bit ni Juan Luna sa kanyang mga biyahe. Luna spoke to the world best. Kaya ang kolektor at may-ari ng Leon Gallery na si Jaime Ponce de Leon ang naging misyon, hanapin ang sinasabing nawawalang painting na sinimulan nila 15 taon na ang nakararaan. Kung saan-saang bansa raw sa Europa siya nakarating para lang hanapin ang pinaniniwala ang nawawalang painting. Hanggang taong 2014, nakatanggap si Jaime ng tawag. And was told to be on the doorstep of a certain aristocratic home in a European city by 10 a.m. sharp. Doon na tumambad sa kanya ang nawawalang obra maestra ni Juan Luna na mahigit isang siglo o 100 taon nang hinahanap. Walang iba kundi ang pinta sa kanan ni Juan Luna sa lumang litrato o lithograph na ito. Ito na nga ang Imen o Emine. Pero hindi katulad ng dati niyang mga obra na sentro ng atensyon ng mundo, ang obrang ito. Nakatambak lang daw sa bodega nung kanilang nakita. Ilang taon daw yan nakabodega lang in its crib, di ba? Ang bumili nga, parang sabi ko, ni hindi mo binuksan, eh kung pinadala pala sa'yo, walang laman. It was all trust. Matapos ang mahaba-habang negosasyon, naiuwi rin sa wakas ito ni Jaime sa Pilipinas. Hanggang sa taong ito at sa kauna-unahang pagkakataon, ipapakita na ito sa publiko dito sa Ayala Museum. Ito na yung big reveal, makikita na natin yung painting ni Juan Luna na mahigit 100 taong nawawala. Nahanap na nila siyang may-ari.
si Mr. Ponce. Anong naramdaman ko nung nakita ko itong painting ni Juan Luna na missing for more than 100 years? Makapanindig balahibo po. Yung spoliarium, dark. Itong painting na ito, mukhang ipininta niya nung panahon na masaya siya. Ang paksa nito ay ang kasalang Romano tungkol sa kapalaran ng mga bride and groom. Makikita ninyo sa painting, may dalawang kambing. I-offer nila tapos bubuksan nila yung bituka. Doon nila makikita kung ano ang mangyayari doon sa pagsasama ng couple. Makikita rin natin doon, may isang maliit na pagong na para sa mga Romano ay isang simbolo ng love and fertility. Nandun yung bride, yung mother-in-law, tapos may 10 bridesmaids. Sa pagkakaalam ko, ginawa ni Luna ito during the time when kakasal siya kay Paz Padre de Tavera, okay, to commemorate the most important part of his life, okay, no, like getting married. Paano mo nahanap itong painting na ito? Ang daming mga beads na kinapalo, mga pinto na kinakatok para makabigay ng more information. Parang about spy novel. Parang spy novel. Kasi of course, lahat ng collector may gusto nito kasi it's pinaka-importante na work ni Luna. So yeah, again, the question, kanino mo nakuha ito? Private owner, well, from a museum? Sa isang aristokratang bahay sa Europe. Yun so, lang ang pwedeng ibigay. Matitig sa detalye. It was a race to find it. But a race, no one would share the map to the Grail. Sa speech mo kanina, you call this the Holy Grail. Para lang sa mga manunood natin, paano mo ba ipapaliwanag ang kahalagahan nitong painting na ito? Yung Spolarium, it's a gold medalist yun. Pero sa Madrid, Madrid kasi sa province in terms of sa art. Pang Paris is parang Olympics. Ito yung nag-iisang artwork ni Luna na nagkaroon ng bronze medal. Para siyang panglarong pambansa yung yung Spolarium, pero ito Olympics, no? So ito yung nagbibigay talaga ng honor sa atin. Did you have any sentiment when you saw it? Isang masterpiece na talaga makikita lang sa mga black and white photo. But to see it in color, the size, the finish. Juan Luna na Juan Luna. I wish I was alone in this room para but I could just spend time. Any chance of this painting making it to the National Museum? I'm joking with Mr. Ponce de Leon na ready kami to receive it if he ever he wants to send it over. But seriously, Jessica, we would love it to be on public view. Aga, Charlene, it's good to see you here. Ano reaction niyo dito sa missing painting ni Juan Luna? Breathtaking. Napakaganda. At dapat talaga makita. The fact na inuwi na siya. So, nakakatawa. Hindi siya dagdala ng sandata, sumakay ng kabayo. Hindi siya ganong klase. Pero kilalanin din natin bilang isa sa ating mga bayani. Dahil nung panahon na yon, nirepresent niya ang Pilipino. Yes. Kumbaga para siya nanalo ng Miss Universe at higit pa. Lumalabas dito na, we are a very talented and beautiful race. Mabuhay ang Filipino artist. Ang Beth Ordinary Filipinos would probably receive news about this na, okay, so may bagong painting si Juan Luna na nadiskubre. Uy, maganda. Then it stops there. Ang importance ni Luna, hindi lang dahil he's the greatest Filipino painter of the 19th century, but in modern terms, what Luna did in the 19th century is what Lea Salonga's doing in West End and Broadway, what Manny Pacquiao did in the boxing rings of Las Vegas, what Hidelin Diaz did by winning an Olympic gold to show us the Filipino capacity for greatness. Pwede rin tayo maging bayani. Kung meron man daw maligaya na sa wakas na ibalik na sa Pilipinas ang obrang ito ni Juan Luna, walang iba kundi ang apo sa tuhod ng pintor na nabigyan din ng pagkakataong masilip ang painting. How does it make you feel? Makes me feel proud. One, to be a Filipino, and next, to be a Luna. Yung inyo pong family wala nang balak mag-claim dito po sa painting na ito. No, I think it's better left to our museums. Para sa bayan na ho talaga ito. Yes, for the Filipinos. Ang Imen o Emine ni Juan Luna.
narito na sa ating piling para masaksihan nating muli ang lawak at lalim din ng talento ni Juan Luna at kung gaano kahusay ng ating lahi. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.